ang kaibigan na laging maaasahan. Nais may makatulong sa hirap na kababayan. Dapat may susunin, dagat may tatawin. Maging bundok kanyang aayatin. Kuya Bal, sa ito sa patuloy. Pagmano sa akwa'y lagi 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 sa akwa'y sa kapwa'y ating isulong. Iabot ang mga kamay sa masamang tumugon. Kuya Bal, Santos, patubang pagmamahal sa kapwa'y laging laan. Handa laging iabot ang kanyang mga kamay upang tumulong sa nangangailangan. Sa Diyos ang kanyang adhikain. Dalangin pagpapalaman. Hey, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kalingap. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Walasakit ni Kuya Bal, laan sa atin. Kuya Bal, Santos, ang matubang pagmamahal sa kapwa'y laging laan. Handa laging iabot ang kanyang mga kamay upang tumulong sa nangangailangan. Shout out po sa mga narito. Good morning kay Ate Juicy Vlog. Good morning po. At kay Ate Helen Doria. Good morning, good morning, good morning kahit kaya Ate Martes Nalika. Good morning po at kay Ate Marita Pia Vlogs. Magandang umaga po and also kaya Kuya Bal Santos Matubang. Magandang umaga kay Ate Edna Vlogs at kay Kalinga Prab. At sa lahat po mga narito ngayon sa ating live update sa Dun Sur, Sursugon. Magandang umaga po. Nina Villanueva, good morning. Ate Cristy Permusilio. Yan, good morning po kay Ate Cristy Permusilio. Kuya Mick at Ate Agnes Vlog, good morning, good morning. Ate Evelyn Makmak, isang mapagpalang umaga po. Ate Susan Arthur, magandang umaga, shout out. Ayan po mga kalinga pa, magandang umaga po sa inyong lahat sa mga narito sa ating Eat Live viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Susan Arthur, good morning Kalinga Pose. At Ate Cristy Permusilio, Marita Pia Vlog, Miguelab shout out, good morning. God bless always, good morning. Ano yung ating naka-thumbnail dyan? Diba? Yung premiere po natin kahapon. Mapag-usapan lang.
pag-usapan lang natin yung kanilang sitwasyon. Dahil itong si Kuya Bindoy, no, mga Kalingap, ay nakapag-asawa siya ng hindi marunong magsalita. Hindi niya mga Kalingap pa yung kanyang iniibig, hindi po niya pinilit. Bagkus ay ang kanyang yung nararamdaman doon sa tao ay tunay na pagmamahal. Ano? Bihira na lang yung ganyang tao na mayroong nararamdaman sa kapwa na talagang yung kanyang nararamdaman sa tao na yun ay tunay ang pagmamahal. Sige lang po Ate Maritapia Vlogs. Sige po, maraming salamat kay Ate Maritapia Vlogs. Yun, andun sa kanyang kwento po ng mga Kalinga pong ating pagbasihan. Diba? Nung araw na iyon, dahil dati siyang naninirahan sa patag. Dati sa patag siya naninirahan. Kaya lang, napilitan siyang mamalagi sa bundok dahil sa mga kapitbahay. Dahil yung kanyang kapitbahay po, yung kanilang kapitbahay po mga Kalingap ay gustong pagsamantalahan yung kanyang may bahay. Kaya sabi pong mga Kalingap, sabi ko nga doon sa interview ko, kaya Kuya Bindoy, mabuti naman at hindi pumalag yung asawa niya. At hindi in-report sa barangay. Sabi niya nga, naka-report po yun sa barangay. Kaso mga Kalingap ay ayaw niyan lang ng gulo. Kung kaya't umalis siya doon sa area na iyon, kung saan siya dating nakatira at umakyat ng bundok. Good morning po kay ati at Kuya Jun Jimmy Vlog. Good morning po. At kay Ati Mick at Ati Agnes, magandang umaga po. Kung kaya noon mga Kalingap ay napilitan siyang manirahan sa bundok. Mimi Bear, good morning kay Ate Mimi Bear. At hanggang sa nakabuo sila ng dalawang supling. Yun nga, yung lalaki at saka yung babae. Ate Sinaida De Leon, good morning po. At hanggang sa medyo nagtagal sila doon sa lugar. Sabi nga sa kwento, mayroon silang 6 na buwan na bago pa lang sila doon sa lugar na yun kung saan sila ngayon natira. Pambihira na lang ang ganyang tao na marunong umintindi at ipapaunawa niya kung ano ang kanilang sinapit doon sa nung siya ay nakatira, nung silang mag-anak nakatira sa patag. Kung kaya't ginusto niya na manirahan sa bundok kaysa naman makasakit siya ng tao na hindi naman dapat na gawin. Kung kaya't mo mga Kalingap ay ipinaubaya niya na lang. Yes,
Opo, Ate Christy Permosillo. Ripley watching ako, Ambassador Jose. Salamat po. Salamat kay Ate Christy Permosillo. Real Pakistan, hello. Good morning. I'm fine. It's okay. Alam niyo po mga kalinga pa, kapag yung tao na nakakausap po natin, yung kagaya niyan ni Kuya Bindoy, no? Yung kanyang iniisip lagi ay kapakanan ng pamilya niya. Kung kaya iniwasan niya na lang, lumayo siya sa Irenero para lang makaiwas. Diba? Sir Rel, Pakistan, I'm here in Dunsol, Sursogon. Kung kaya ta yung mga tao na iniisip, nag-isip ng ano, ng hindi maganda, alam naman natin yung sitwasyon, no, nung ng babae, yung pananalita nga, no, na talagang hindi kaaya-aya, pero inibig pa rin ng nung kanyang yung lalaki, no? Inibig niya pa rin yung babae. Hanggang sa dumating sa punto na magulang ang nagkakasundo. Dahil yung babae po mga kalingap ay hindi naman siya makapagsalita. Napapansin naman natin at napapanood naman natin yung kanilang ano, yung kanilang kwento. Magulang ng lalaki at magulang ng babae, pinagkasundo sila. Dahil nga sa ginusto din naman ng lalaki yung babae. 'Di ba? Ano ang matatawag doon? Totoong pag-ibig, 'di ba? Totoong pag-ibig. Bakit ka mo? Para lang po maiwasan yung mga tao na gustong pagsamantalahan yung babae, inilikas ng lalaki sa bundok. Para lang makaiwas, no? At para din hindi makapanakit ng tao itong lalaki. Di ba po mga kalinga pa, nakakaantig din yung ano, yung kanyang kwento ni Kuya Bindoy. Kaya sabi ko, kahit na gaano kalayo po mun, gaano kalayo man ang kanyang kinaroonan, siyempre gusto ko pa rin matulungan itong si Kuya Bindoy. Kahit malayo, kahit na mainit, pupuntahan ko pa rin. Kasi karapat-dapat naman talaga siyang tulungan. At yun po mga kalingap ay sa pamamagitan ng Team Kalingap. No? Sana ay kahit pabigas or pag-grocery, mabigyan man lang ng tulong itong pamilyang ito. Uy, sabi ni Ate Leonora Zabala, oso kasi noong panahon yan, pinagkasundo tulad ng tiyo at tiya ko, pinagkasundo din ng magulang
okay naman naging relasyon nila. Alam niyo po na yung mga kalinga pa, kapag nag-usap po yung ano, pag nag-usap yung both side, pamilya sa pamilya, magulang sa magulang, kapag nagkasundo po mga kalinga pa ya, ayun na. No? Siyempre yung sa una po, ang isa't isa, lalaki at babae, magdadalawang isip mo na yan. Pero sabi ko nga no, mga kalingap ay, habang tumatagal na nag-uusap ay ma-realize nila ng magkabilang panig na karapat-dapat silang magsama. Dahil yung babae, minahal naman itong si lalaki. Itong si lalaki naman po mga kalingap ay, minahal niya itong si babae. Kung kaya nga, kung kaya tayo, ikinasal nga sila sa ano? Kinasal sila sa mayor. Mayor ang nagkasal sa kanilang uma. No, nung time na iyon. Good morning, Ambassador Kalinga Jose Miguel Ab. Shoutout para ati Kalinga Lydia. Magandang umaga po kay ati Lydia at kay Maria Ligaya Vlog. Good morning po sa lahat. Good morning po. Good morning, good morning. At kay Zinaida De Leon. Magandang umaga po. At kay ati Nili Bungabong. Mapagpalang umaga, Ambassador Kalinga Jose. At sa lahat ng viewers ngayon. No, mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga narito, sa mga nakantabay po, mga kalingap. Good morning din po, mga kalingap, kay Ambassador Jay Murillo Vlogs ng Gumaca Quezon. Ang ambassador po ng Gumaca Quezon, magandang umaga po. At sa kanyang deputy, Kalingap Lydia. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Ayun po mga kalingap, ano, may tuloy ko lang yung kwento ni Kuya Bindoy, no? Na talaga naman na yung kanyang pakikisama doon sa iniirog or iniibig, hindi matatawaran, no? Kung tutusin po mga kalingap ay, ito hindi naman sa ano natin, hindi ko naman sa sinasabi na may ano po, mayroong diferensya yung babae, pero hindi naman po ang ibig sabihin ay hindi na natin pakisamahan itong taong iniirog natin. Silang dalawa po mga kalingap ay nagkaintindihan na. Ibig sabihin, magsasama sila ng tapat dahil pinakasalan ng lalaki yung babae. Hindi naman po sa porke hindi marunong magsalita at ang mangyari ay puro sinyasan lang sa kanilang dalawa na yun. Diba po mga kalingap? Sa kanilang dalaw na po, kung magsama sila na ng lubusan, mas maganda. Kasi mayroon na silang ano ay, mayroon na silang anak. Total ay, mahal naman po ng lalaki itong si babae. Kahit na ang kanilang sitwasyon ay medyo kulang nga sa kakwentuhan. At ngayon po mga kalingap ay mayroon silang supling na dalawa at yun ang umaagapay din kung minsan sa pagsasalita itong anak nilang lalaki at babae. Dahil yung kanilang nanay po ng mga kalingap ay medyo yung pananalita niya
ay hindi po maintindihan. Ika nga ay namimilipit ang pagsasalita. Doon po sa kwento po ng ni Kuya Bindoy po ng mga Kalinga Pahingi, sabi ko nga, ito ba ay inborn na nangyari kay ate? Sabi po ay ganun talaga. Ibig sabihin po mga Kalingap, inibig niya na ang babae ng lubusan. Ano po? Dahil alam ng lalaki na ganyan ang sitwasyon ng babae, hindi po marunong magsalita dahil sa sayawan, sa baylihan, doon po sila nagkasundo. Sinasayaw po ng lalaki itong sa babae, tuwing may baylihan sa lugar, ay doon po sila laging nagkikita. Yun po ang kanilang pinag-usapan. Kasi pag kinakausap naman po yung babae, naririnig naman niya at naintindihan. Kaso nga lang, ang dalawa po ng mga Kalingap ay hindi po, itong si babae hindi po makapagsalita. Kung kaya't napagkasunduan nila na pag nagkita po sila ay sa baylihan lang. Itong baylihan talaga, ang patsimuno, no? Mabuti lang kahit papano ay mayroong pong uso ang baylihan. Di ba? Bilyonis Mix Vlog, good morning! Magandang umaga! At kaya Ate Dolores Tolentino, magandang umaga po kay Ate Dolores Tolentino. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, mga Kalingap. Mabuti lang po mga Kalingap ay nauso yung sinasabing baylihan sa kung saan yung lugar na ito. At doon namuo yung kanilang pag-iibigan. Siguro habang sinasayaw ng lalaki itong si babae, nagkakasundo na sila hanggang pinatawag na nga ng magulang itong si lalaki. At yun, pinagkasundo na sila, total na nagkakaintindihan naman, at yun, nagsama na sila. At hindi lang nagsama, talagang pinakasalan pa nitong lalaki si babae. O, bilang nasa ang tanong ko doon mga Kalingap po sa kanila, kinasal na ba kayo? Sabi ko, ang sagot ay opo, nagpakasal na kami sa mayor. Dahil kung hindi, ako na ang magkasal sa inyong dalawa ngayon. Di ba? Lukuhin ko nga sana. No, biruin ko nga sana, ako na ang magkasal sa inyong dalawa. Kaso lang po mga Kalingap, ang sabi niya ay kinasal na kami sa mayor. No. Doon nabuo ang kanilang pag-iibigan at nakabuo nga sila ng lalaki ng panganay sa unang naging anak nila. At nasundan pa ng isang babae. Pero kasi itong lalaki medyo may edad na rin. May edad na rin. Siguro mga 3 taon or 4 taon ng pagitan ng dalawang kapatid niya. Ay, nung magkapatid. At Alan Katamura, good morning po. Magandang umaga kaya Alan Katamura.
Shout out. Ang pag-ibigan talaga po mga kalingapan, no, walang pinipili. Ika nga ay blind. Pagbulag ang pag-ibig, no? Bulag ang pag-ibig. Hindi po nakikita kung ano ang kasarian ng isang tao. Ang mahalaga doon ay basta magsama kayo ng tapat para magsama kayo ng hanggang sa dulo. Good morning kay Kalingap Tatay Papsi. Nasaan kaya ngayon yan? Baka nasa nag-scout na naman yan. Ate Joy Mate, magandang umaga. Ambassador Jose Andrino. Maraming salamat kay Ate Joy Mate sa patamsak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Alan Katamura, no? Maraming salamat kay Bilyunis Mix Vlog. Magandang umaga po. At kay Kalingap Tatay Papsi, nasa CR lang. Nasa CR pala. Sige. Oh, magandang umaga po mga kalingap sa ating lahat doon ng mga nandito. Kay Ate Patmato Mix Vlog, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa aking live ngayong araw po ng Miyerkules. Araw po ng Miyerkules. Ang ano, April 10. Ay, oo. April 10. Yan, April 10 nga po, no. Pati iniisip ko pa yung ano, iniisip ko pa yung date ng ano, date ng buwan. Kaya mga kalingap talaga pag tayo ay umibig sa tao, pag sinabi mo ng mahal kita, no mga kalingap ay bigyan mo ng patotoo. Huwag po pag binigkas mo ang mahal kita, hindi po 'yun ang katotohanan. Bagkus ang gagawin po mga kalingap ay gawin mo na lang kung ano ang nararapat na patunayan mo sa kanila. Para nang sa ganun po mga kalingap ay kayong dalawang mag-asawa ay magsama ng maruwag. Maganda kasi mga kalingap magsama ng tapat at magsabi ng totoo sa iniirog basta't ang inyong pagsasama ay maluwag sa dibdib. Di ba? Wala po tayong ika nga ay yung tinatago. Di ba po mga kalingap? Hello! Good morning mga kalingaps! Gising! Ang mga tulog dyan. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat po ng mga nandito. At maraming salamat din sa lahat ng mga Kalinga partner na nandito po kung saan sila ay naka-assign sa bawat isa. Kagaya po natin, nandito po tayo sa landing pad. Ito ang ating ginagawa. Nagmamasid, nag-i-scout, at na nagkakaroon po ng mga ano, ng mga taong tulungan, tinutulungan po natin
sa abot lang ng ating makakaya. Kapag mayroon naman po mga sponsor, mas maganda dahil mayroon tayong katuwang sa paglingap. Kagaya nito, no, mga kalingap ay matagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim kay Lulu Whitey ng ating pinagpaguran. Bagkus ay yung ating mga sponsor po ang nagbibigay, kahit pa paano ay nauunawaan nila yung ating mga ginagawa sa landing pad, kaya sila ang nagpapaabot ng tulong. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat na dahil naintindihan ninyo ang mga sitwasyon ng mga tao na nasa landing pad. And good morning po kay Ate Marisa Alexandre. And shout out po kay Ate Marisa Alexandre. At kay Mary Joy Nicor. And good morning po. Shout out po sa inyong lahat na mga nandito. Kay Ate Joy Mate. Kay Ate Mary Joy. Kay Ate Marisa Alexandre. Kay Kalingap Tatay Papsi. At kay Ambassador J. Murillo Vlogs. At kay Ate P. Salazar. Yeah, good morning po kay Ate P. Salazar. Good morning po. Good morning. Good morning. At kay Kuya at Mick. Kuya at Ate Mick Agnes Vlog. Yan po mga kalingap ay ang deputy ng Davao, no, sa pinangunahan ni Ria Olarte. Yan, maraming salamat. Ito po mga kalingap ay yung ginagawa ng ano ng Team Kalingap ay kagaya nito, no, sa pabahay. Ito ba ay nagagawa ng ordinaryong tao? Kagaya nitong ni Kuya Bal Santos Matubang. Kung hindi ka po sa politika, hindi po yan magagawa. Pero itong si Kuya Bal Santos Matubang po mga kalingap ay ginagawa niya na. Magmula noong siya ay nandito po sa dahil. Ayan, ilang dekada na ba si Kuya Bal Santos Matubang, at ang kanyang pagtulong, ang kanyang programa ay pabahay. Hindi man niya na politician, pero nagagawa niya tumulong sa ating kapwa. Yan, good morning po mga kalingap. Isa mapagpalang umaga po kay Ate Marites Bermijo. Yan, good morning po. Good morning, good morning. At sa grupo po ng kay Ate Gina Lakman Vlog, Founder Team Bingui Warriors. Yan, magandang umaga po. Kapag ang puso mo talaga mga kalingap ay pagtulong, hindi lang sa pabigas, hindi lang sa grocery papiding, bagkus ay mayroon pang pabahay. Pag ganun ang iyong adikain, maraming makaalala sa iyo. Bakit ka mo? Bakit nating masabing maalala? Sa pabahay lang po mga kalingap, ano? Yan, kagaya niyan. Ilang ano na ba? Ilang pabahay na ba ang Team Kalingap na sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang? 219, no? 219 na ang pabahay ng Team Kalingap. Ito ba ay magagawa ng mga ordinaryong tao? Kung hindi ka sa politika,
Hindi, no. Hindi magagawa yan. Pero itong si Kuya Bal Santos Matubang ay ginampanan niya ang programang pabahay. Hindi po biro ang magpabahay po, ano mga kalingap. Biruin mo na at na ano naman natin, ang materials ngayon ang taas. Ang taas ng presyo. No? Mataas ang presyo po ng mga materials ngayon. Bilihin na pagkain, ang mahal na nga. Siyempre, alam nga naman na hindi pa rin tataas ang yung ano, yung presyo ng materials. Ate Lily Hubilla, good morning. Magandang umaga po. Shout out sa inyo dyan. Mother Tours Vlog, magandang umaga kay Ate Mother Tours Vlog. Magandang salamat. Maraming salamat po no sa inyong lahat sa pagpasok ninyo sa ating live update ngayong umaga po ng Miyerkules. Pizza Gis 2024. Magandang umaga po ano sa inyong lahat ngayon dyan. Kung bakit po mga kalingap ay sinasabi kong hindi po makakalimutan ng ang ano, hindi po makalimutan ang grupo po ng Team Kalingap sa pamamagitan ng ating Kuya Bal Santos Matubang, dahil ang kanyang puso talaga ay pagtulong. Sinasabi ko nga, hindi lang pabigas, hindi lang po papiding, hindi lang pag-grocery, kundi pabahay. Pabahay program po ang kanyang ginagawa. At ito naman po mga kalingap, ano, ito, kaya ng, ito, kami na mga scouter sa bawat landing pad. Pwede namin gawin yan. Pwede namin gawin na magpabahay. Paano po mga kalingap? Paano namin gawin yan? Kundi sa inyo po magmumula ang gagawin nating pabahay. Sa inyo po magmula sa panunood. Panoorin nyo lang po ang aming mga video, like Gumaka, like Davao, like Samar, dito po sa Dunsul Susugun. Magagawa po namin yan kapag nandyan kayo at panoorin ang aming mga video para alam ninyo kung sino ang karapat-dapat. Magagawa po namin yan kung inyong panuurin, no? At wag lang po mag-skip ng ads. Diba? Wag po natin na skip ang ads kasi doon po natin na kukunin, doon po nagbibigay si Lulu Whitey ng kahit pa paano ng yung sinasabing ads, doon po kung minsan nagbibigay si Lulu Whitey. Wag po natin i-skip. Shout out po kay Kulitski. Yan, dito na naman si Bakla. Si Kulitski. Bakla yan eh. Magandang umaga sa iyo. Host, gusto mo ng energy drink? Hindi ko na kailangan ng energy drink. Nakakaakit nga tayo ng bundok na napakainit. Kailangan pa ba ng energy drink? Bakla na dito na naman ako sa live mo. Musta? Musta ka na? Okay lang. Maganda rin. Maganda pa rin. Maganda pa rin, oh. Magandang umaga sa inyo dyan, ha? Kay Ate Lily Hubilla, kay Ate kay Kuya at Ate Mick Agnes, magandang umaga po.
Kulitski, Miguel Abshara, good morning from Kuya Mick at Agnes Vlog. Ito no, mga kalingapay, yung ating yung kagaya kay Kuya Basantos Matubang ay hindi po biro talaga ang magpabahay, no? Hindi naman niya kaano-ano yung tao, bakit niya pinabahayan? Dahil ang kanyang puso po, mga kalingapay, pagtulong, no? Jinsen, no? Sino ba si Jinsen? Jin Plagata, good morning. Magandang umaga sa iyo diyan. At kay Ate Dina, how are you? Sabi ni Ate Dina, I'm fine. So far so good, but now I here in dun sa susugo na very hot. Very hot. Ay, hot. Hindi pala hot. Eh, magandang umaga sa lahat po, mga kaibigan, mga kalingap, sa ating lahat ng mga nandito sa ating live update sa ating mga pinupuntahan. Yan, kagaya niyan. Yung ating pinuntahan. Yun po, mga kalingap, ay parting Lawinon, Barangay Lawinon, Santa Cruz, ay sityo Lawinon, Barangay Santa Cruz. Malayo yung ano na yun, malayo yung nilalakad namin. Kahit gaano ka layo at mainit, basta't ang pakay mo po, mga kalingapaya, pagtulong, gulang tayo ng go. Pasasaan ba ta habang tumatagal po ng mga kalingap ay mapapansin din tayo. Hindi man sa ngayon, hindi man bukas, o sa sunod na buwan, araw, basta ang importante po, ang importante doon, mga kalingap ay makakatulong ka sa ating kapwa. Di pa po, ang importante doon, makapag-abot tayo ng tulong, no? Yung kay Kuya Bindoy, yung kay Kuya Bindoy po, mga kalingapay, malayo yun. Pero yung ating pinuntahan ulit doon sa area na yun, sa bandang unahan, mas lalo naman yung malayo, matarik yung lugar, nilalakad lang po namin. Nilalakad lang po namin yung layo na yun. Makikita ninyo po ng mga kalingap doon sa video, talaga naman yung sobrang init. Pero nakakayanan po natin dahil mayroon po tayong dalang container ba? Yung tubig na kahit na papaano, mapapawi yung uhang natin. At pagdating naman din sa area ng mga kalingapay, mayroon nagbibigay ng buko. No? Pamatid uhaw. Hindi lang pamatid uhaw, nakakabusog pa yan. Buko, di ba? Ay, good morning po kay Mamang. Magandang umaga, Mamang. Ka-Vibes 143. Isa mapagpalang umaga kay Mamang. Hello, host and everyone, good morning. Marunong na rin siya, no? Si Mamang, Ka-Vibes 143. Gold na gold ang kanyang morning. Yan. Magandang umaga po. At yun po, mga kalingapaya, yung tao na yun na si Kuya Bindoy po, mga kalingapaya. Panoorin po natin yung video na yun, no?
para maintindihan natin yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon sa nung una po ay yung nang andun pa sila sa ano sa baba, no? Gustong pagsamantalahan ng kapitbahay, no? Marinig naman natin sa interview natin sa kanila, pero ang nagsasalita doon po mga kalingapay ang ano yung lalaki. Dahil yung babae po mga kalingapay hindi po marunong magsalita, bagkus ay nakakaintindi. Kahit na ipaliwanag mo po sa kanya, naintindihan yun, pero hindi lang makapagsalita. Yan, good morning po, good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Sa mga narito, yun, mga kalingap, mga good morning po sa inyo lahat. Kay Ate Arlene Buhols, yan, good morning kay Ate Arlene Buhols. Magandang umaga po. Kay Kabibes 143, kay Mamang. At kay Ambassador J. Murillo Vlogs, good morning. Kay Kulitsky, Mick Agnes Vlog, good morning po. Kay Kuya Mick at Agnes, Ate Agnes po, magandang umaga sa inyo lahat. At kay Ate Marita Pia Vlogs, yan, good morning po. At kay Jun Jim May, good morning po, good morning, good morning. At kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Idna Vlogs, Kalinga Prab. Itong mga pamilyang Matubang po mga Kalinga pa, ating dapat suportahan. Suporta na magmula sa inyo, sa inyong panonood. Alam naman natin, ilang dekada na ang ginugol ng ating Kuya Bal, puro talaga pagtulong. Unang-una, noong itong si Kuya Bal ay nagtrasiki pa lang, yan ang kanyang pamumuhay. Pero pag namamasada po siya mga kalingap ay yung kanyang kinikita ibinibigay sa mga taong hindi naman kilala. Binibigay niya doon sa mga tao na hindi niya naman kilala at hindi naman kamag-anak. Bakit ginagawa ng Kuya Bal yan? No? Kasi ang kanyang puso, ang kanyang damdamin ay sa mga taong naghihirap, sa mga taong kapuspalad. Ganun ang ating Kuya Bal Santos Matubang. Di ba? Di ba po? Kaya nagpapasalamat din tayo sa mga Kalinga partner, no? Yan, shout out po kay Dr. Lab. Meron na siyang unang pabahay na nagmula po sa kahit papano sa Rebinyo ni Dr. Lab. At kahit papano din po ulit, mayroon siyang mga katuwang. Ibig sabihin, yung mga sponsor tumutulong. Kaya yun ang ating isipin, ang makatulong tayo. Di ba po? Lalo niyan, yung pabahay. Sinasabi ko nga, hindi po basta magpapabahay kasi ang taas ng materyales sa ngayon. Ate Susan Arthur, good morning po. Magandang umaga kay Ate Susan Arthur. Shout out po dyan sa inyo. Nakikinig lang, kabzat, busy na. Sige lang po Ate Susan. Siyempre po ng mga kalinga pa yung ang grupo po ng ano Team Kalinga pa ay ayan. Kahit na papaano po mga kalinga pa ay unti-unti yung kasamahan natin ng mga kalinga partner na nakapagpabahay na sila sa pamamagitan po ng revenue at mga sponsor.
At ganun din po ang ating ginagawa noon dati, nung ako ay medyo nakakuha tayo ng sponsor sa pabahay, ganun din po ang ating ginagawa, di ba? Nung ako ay nasa Kapalunga at saka sa Dait, kahit naman paano ay mayroon pong tumutulong sa atin na mga sponsor talaga na handang tulungan yung ating mga kababayan na mga naghihirap. Tumutulong sila. Yan kagaya niyan sa ating mga napabahayan nung araw. Siyempre ngayon ay humina na ang ating revenue. At hindi na rin tayo din nakakuha ng sponsor para sa pabahay. Kumbaga ay humina na. Humina na talaga. Sa totoo lang. Pero itong ating Kuya Bal talaga ay tuloy-tuloy kahit na papaano ay nagpabahay pa rin. Kahit humina din ang kanyang revenue. Nakita naman natin po mga kalingap, no? Mahina talaga ang revenue na rin ng ating Kuya Bal. Pero tuloy-tuloy ang kanyang pabahay. Di ba? Sa tulong nga lang ng ating mga sponsor, mga butihing sponsor. Kaya maraming salamat sa mga butihin na mga sponsor at ang kanilang pakay ay sundan ang Kuya Bal sa ginagawa. Di ba, ng mga kalingap? Mabuti na lang talaga, kahit na papaano, humina ang revenue ng ating Kuya Bal, tuloy-tuloy naman ang pagsuporta ng mga sponsor. Di ba? Kaya maraming salamat po sa lahat, no? Sa mga sponsor ng ating kalingap. Kung hindi po sa kanila, hindi ko rin tayo na kagaya niya. Hindi po natin na yan, mga pabigas ni Ate Inday PB, di ba? Pabigas ni Ate Inday PB at saka itong si Ate Dul Dumundon, di ba? At sa ibang mga grupo na nagpaabot ng tulong sa mga grupo ng Team Karipa. Ng Karipa at saka yung dati yung Unicap at sa ngayon tuloy-tuloy lang natin mga kalingap para nang sa ganun po ay masuportahan yung ating Kuya Bal, yung kanyang adikain, ang kanyang pabahay program, no mga kalingap. Maluwag sa dibdib ang makatulong sa ating mga kababayan. Di ba? Kaya maraming salamat po sa mga nagpaabot ng tulong, no? Sa mga landing pad, nagpaabot ng pledges, no? Maraming salamat po. Ituloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang pa ang yung pagbahagi dito sa bawat landing pad. At ito nga magkakaroon na naman ng isang landing pad po ng Samar sa panguna ni Dewey the Great, ang Sorbitero vlogger. Rami Marie Channel, good morning. Ito yung mga LMBO supporter. Sila Jean Plagata, Lolita Dulay, Rami Marichanel. Wala na nga yung iba dun. Yung ibang mga supporters ng yung supporters ng LMBO. Kumbaga ay namahinga na sila. Pagod na sila eh.
So, yun, basta mga kalinga pa, tuloy-tuloy lang ating ano. Basta tuloy-tuloy din yung ano yung paglingap natin. Oh, kagaya sa mga nandito sa mga landing pad, tuloy-tuloy lang tayo sa mga kapo nating mahihirap, mga kababayan natin na ikaos na ang kanilang pangangailangan naman po talaga ay yung pabigas, no? Pag napabahay naman po, mas lalo naman po no, pag napabahayan. Kaya maraming salamat po sa grupo ng Team Kalinga pa. Isa ako sa napili ng ating Kuya Bal para gawing leader, no? Or ambassador. Pero kahit na tayo ay mga tinatawag na ambassador, ang tingin ko naman po sa mga kasama ay pare-pareho lang. Pare-pareho lang tayo. Walang mataas, walang mababa. Yun po ang magandang ano, maganda ang pakikisama sa ating kapwa para magtuloy-tuloy ang samahan. Ayun po. Ate Mercy Persnido, good morning. At kay Ate Shirley Murillo Vlogs. Ba, mayroon na palang vlogs itong kay Ate Shirley. Ba, talagang tama yan. Maganda yung naisip mo nga pangalan na Ate Shirley. Murillo Vlogs. Kasi yung iba dyan, no, mga kalinga, pag pagpangalan lang, siyempre isipin nila ay supporter lang. Hindi ka madadalaw, hindi ka pupuntahan. No? Ganun yun, Ate Shirley. Naisip, mabutin lang at naisip ko na lagyan ng apelyido. No? Mabutin lang at nalagyan mo na siya ng apelyido. Yung ano, yung vlogs. No? Ganun yun, mga, ano, yung mga, basta mga may channel, lagyan po natin ng apelyido. Ayan. Shirley Murillo Vlog. Yan ang kanyang apelyido ngayon. E, siyempre, yung kanyang may, yung kanyang asawa po ng mga kalinga pa ay si J. Murillo Vlog. So, siyempre, magkapareho na silang apelyido sa dulo. Puro vlogs na. Kasi mag-asawa sila eh. Di ba? Ay, nagpapatawa lang tayo ha, mga kalinga. Oh, malapit na tayo mag-isang oras pala. Kakatawa lang natin. Kadadaldal. Sinabi ko na, sinabi ko po kay Amba yung sabi mo ko, Kuya Jose. Salamat po. Maraming salamat din kay Ate Shirley na kahit na papaano ay binigyan niya ng ano, yung tugon, yung ating panawagan na lagyan niya na ng apelyido yung kanyang pangalan. Kasi siya ay mayroon din siyang channel, no? 1,000 plus na ngayong ano yan, yung kanyang subscriber. Kahit na paano ay pwede na rin siyang makapag-live, no? Pero ito ay sinabi niya nga katuwaan lang, at least mayroon siyang ano, mayroon siyang channel. Kahit na katuwaan po, mga kalingap, ay parte pa rin ng pagtulong. Ayan po, mga kalingap, maraming salamat po sa inyong lahat, no, sa mga nandito. No, maraming salamat kay Ate Rexilda Murundo. Hello po. At kay Ate Masip Presnedo. Kay Kulitsky, yeah, maraming salamat. At kay Ate Shirley Murillo. Maraming salamat din po kay Ambassador J. Murillo Vlogs, kay Kuya Mick Agnes Vlog. Maraming salamat din sa ito, sa bandang Davao at Samar. Magkakaroon na rin ng landing pad. Ayan po, mga kalingap, maraming salamat po sa lahat. Sa inyong lahat. Hindi ko na po maisa-isa. Yun, maraming salamat kay Ate Susan Arto. Bye-bye po, God bless. Maraming salamat po. Alas 8 na. So, salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. God bless. Mabuhay ang Team Kalingap. Ingat lang po.